Mahigit 60 videos ang nagawa natin this year. Karamihan dyan ay smartphone reviews. At sa video na to, alam nyo na, sasabihin ko sa inyo ang mga pinakapanalong phones na nasubukan ko. Meron tayong best under 30K hanggang best under 5K. At syempre, meron ulit tayong mga special awards like best gaming phones at sulit phone ng taon. Pero bago natin simulan, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Maaga naming naabot ang goal namin this year na 300K subs. At bilang pasasalamat, ipamimigay namin sa inyo itong Poco C65, Infinix 030 4G at Tecno Camon 20S Pro. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano makakasali, so nod lang kayo, like and subscribe at follow nyo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so umpisahan muna natin sa best budget flagship. At ang phone na napili ko dito ay isang phone na talaga namang bibigyan tayo ng flagship experience sa mas mababang presyo. At yan, ang Xiaomi 13T Pro. Nasa 38,000 pesos to, so hindi pa rin talaga siya mura. Pero kaya kasi nitong ibigay sa atin yung mga features na usually ay nakikita lang natin sa mga flagships worth 50,000 pesos o higit pa. Gamit natin dyan yung flagship chip ng Qualcomm na MediaTek Dimensity 9200 Plus na nakakuha ng over 1.4 million AnTuTu benchmark score. Kaya kung performance at performance lang din naman ang usapan, eh hindi ka talaga makukulangan kahit pa maglaro ka ng games. At ang pinaka pinagmamalaki pa ng Xiaomi dito ay yung camera, na masasabi kong maipagmamalaki naman talaga. Meron tayong triple Leica camera setup dito. At well, may mga magsasabi na gimmick lang tong partnership ng Xiaomi at Leica, pero kahit pasabihin gimmick, hindi may pagkakaila na maganda talaga yung mga photos na makukuha natin dito. At pansin ko talaga yung lamang nito kumpara sa mga upper mid-range phones na camera-centric din. Maganda rin yung screen, 144Hz AMOLED panel with up to 2,600 nits na peak brightness. So far, pinakamataas na peak brightness sa lahat ng nasubukan ko. Matagal malobat, mabilis mag-charge, may official IP68 rating, at malaking dagdag din para sa akin yung offer nila na 2 years of warranty at 4 years na software support. Hindi siya perfect, hanggang 1080p lang yung video sa front-facing camera. Yung selfie photos, saktong quality lang din at wala ring wireless charging, but still, sobrang siksik pa rin ito sa 38K na presyo. Okay, so next award naman natin ang best battery life. Sa mga nasubukan ko, ito yung may pinakamakukunat na battery at pinakamakukunat kasi tatlong phones ang pinili ko. Meron tayong entry level, mid-range at flagship. So sa flagship category, best battery life natin ang ROG Phone 7. Legit na napamura ako nung nakita ko yung screen on time nito sa PCMark battery test na ginawa ko. Almost 21 hours. So makikita talaga natin yung resulta ng 6,000 mAh battery na nilagay nila dito. Power efficiency ng hardware at pati na rin yung power management ng software. Sa mid-range category naman, best battery life natin ang Vivo V29 na nakakuha ng more than 16 hours na screen on time. At kahit naman sa mga previous phone awards natin, laging namamayagpag ang Vivo pagdating sa battery life. Kahit pa usually mas mababa yung battery capacity ng phones nila, tulad na lang nitong V29 na naka 4,600 mAh battery lang. At para naman sa entry level phones, best battery natin dito ang Tecno Pova 5. 6,000 mAh din kasi yung battery natin dito at dahil power efficient din yung chipset na ginamit, 6 nanometer Helio G99, nakakuha naman tayo ng more than 15 hours na screen on time na pinakamataas din sa mga budget phones na nasubukan ko. Now, start na tayo sa best under 30K at hindi ko na pagtatagalin kasi alam nyo na to. Best under 30K pa rin natin ang Poco F5 Pro. More than 6 months after nitong i-launch, may mga bagong phones nang lumabas pero eto pa rin yung pinakasulit para sa akin. Lalo pa ngayon kasi kapag naka-sale sila online, pwede na lang natin itong makuha for around 21,000 pesos. Actually, sa darating nga na 12-12, 21K na lang to sa Shopee at Lazada. And by the way, ilalagay ko sa description lahat ng links ng mga ire-recommend kong phones dito. So click nyo lang yan kung sakaling gusto nyong bumili. Walang dagdag yan sa bayad nyo pero makakatulong ng konti sa channel natin. So balik tayo sa F5 Pro. Hindi naman to perfect. Wala tong headphone jack, walang micro SD card slot, may mga bloatwares pa rin talaga, posibleng mag-init kung sasagaran yung paggamit sa mga super demanding games of course, pero grabe yung features na makukuha natin dito. Tulad ng Xiaomi 13T Pro,
flagship experience din to sa mas mababang presyo. Na more on sa performance naman, naka-focus. Snapdragon 8 Plus Gen 1 with over 1 million AnTuTu benchmark score, solid W Quad HD Plus display, good camera considering the price, good speakers, good battery life, fast charging, at may wireless charging na rin. Pero kung pasulitan lang din naman, eh may masulit pa tayo dito. At yan, yung best under 25K natin, na Poco F5. Well, kung camera-centric phone ang hanap mo sa 25K na presyo, Vivo V29 yung maire-recommend ko. Panalo talaga yung camera nun. May good performance, good display, matagal malobat, mabilis mag-charge, magandang phone din talaga overall. Pero kung more on performance ang habol mo at pagdating sa overall value, Poco F5 pa rin para sa akin. At yung presyo kasi nito sa darating na 12-12 ay 14,999 pesos lang. At para lang ipaalala sa inyo, eto yung pwede nyong makuha sa 15K na presyo. Snapdragon 7 Plus Gen 2 na may 1.4 million AnTuTu benchmark score at dun pa lang panalo na. Solid performance talaga yan kahit sa mga demanding na games. Naka 120Hz AMOLED display na rin, solid battery life and charging speed, good sounding speakers, at sa camera performance naman, kung SRP na 23K ang usapan, eh may mga phones na mas maganda pa dito. Pero yun nga, kung makukuha natin ng 15K lang, eh pwedeng-pwede na talaga, lalo na't may 4K video recording tayo dyan na may stabilization na rin, kaya pwede na rin nating ipang vlog. Yung mga cons, puro minor lang naman at sobrang dali lang palagpasin dahil nga sa presyo. So kung gusto nyong panoorin yung full review ko para dito, maglalagay na lang din ako ng link dyan sa may description. Now, bago natin ituloy sa best under 20K hanggang best under 5K, singit ko lang muna yung tablet ng taon para sa akin. Sa mga naghahanap ng tablet dyan, eto yung pinakasiksik para sa presyo at siguradong maraming sasang-ayon sa akin dito. At yan, ang Xiaomi Pad 6. 21,000 pesos ang SRP, pero syempre, may mga discounts pa yan at may mga sale pa para makuha natin ng mas mura. Build quality solid, naka-metal unibody design, manipis at hindi rin gaanong mabigat, sobrang gandang panoorin ng videos, 11-inch IPS LCD yung display natin, na may very good color reproduction, 2.8K resolution, at hanggang 144Hz na rin. Apat yung speakers at ang ganda ng tunog. Tapos yung chipset natin ay ang Snapdragon 870, kaya hindi ka rin makukulangan sa performance. Unless sobrang demanding na game ang iraran mo. At pinatry ko nga rin pala to sa video editor natin para malaman kung okay din pang drawing with the second generation Xiaomi Smart Pen, at pasadong pasado rin sa kanya. Hindi perfect, pero maganda yung palm rejection at para ka na rin talagang sumusulat o nagdo-drawing sa totoong papel. Okay, so best gaming phones naman tayo. Alam kong eto talaga yung pinaka-inaabangan ng karamihan, at this time, eh hindi lang isa yung pinili ko. Tatlo na rin para magka-idea kayo sa entry-level, mid-range, at flagship gaming phones. So para sa best flagship gaming phone natin, matik dito ang ROG Phone 7. Superb yung performance, solid display, speakers, excellent battery life, may air triggers, ang daming gaming features, at solid din yung mga accessories like the Aero Active Cooler. At mention ko na nga rin pala ang Red Magic 8S Pro kasi sobrang gandang gaming phone din nun. Mas mura pero hataw na hataw din pagdating sa performance. Mas maganda rin yung display kasi sobrang nipis ng bezels, under display yung selfie camera niyan. Kaya lang yung camera din ang naging drawback sa phone na yun. Kung wala kang pakialam sa camera at puro gaming ka lang, sobrang dikit ng laban. Pag sinama yung camera, ROG Phone 7 ako. Pero take note lang din na meron ng bagong flagship chipset ang Qualcomm, yung Snapdragon 8 Gen 3. At for sure, eh may mga phones na silang ilalabas na may ganitong chip. So, pinakamaganda kung mag-aantay ka muna. Ngayon, kung papatak lang sa mid-range category yung budget, eh best gaming phone para sa akin dyan, ang Poco F5. Grabe kasi talaga yung Snapdragon 7 Plus Gen 2. Unang review ko dito, 900K lang yung AnTuTu score. Nung nireview ko ulit after 3 months, eh mas tumaas pa. Parang tanduay, habang tumatagal, lalong sumasarap. Anyway, solid gaming experience yung ibibigay sa atin, lalo na sa promo price na under 15K. Matataas yung settings na available sa mga games. At yes, posibleng mag-init to sa mga graphic-intensive games, lalo na sa 120fps mode, max settings ng Farlight 84. Pero ganun din naman kasi yung mga flagship gaming phones like ROG and Red Magic. Umiinit din kapag sagad-sagad yung gamit natin. At para naman sa best budget gaming phone, pinili ko dito
ang Tecno POVA 5. Wala pang 10,000 pesos tong phone na to. Actually, mahigit 7K lang pag naka-promo. So yes, hindi tayo makakapag-expect ng super-duper gandang performance. Hindi para mag-expect ng high refresh rate gaming. Pero kung casual gaming lang, solid na yung performance ng Helio G99 sa 7K plus na presyo. Siyempre, andyan din yung gaming aesthetics ng phone. At again, best battery life na rin with its 6,000 mAh cell na supported na rin ang 45W fast charging. Best under 20K naman tayo at napili ko dyan ang Poco X5 Pro. Yes, January pa nilabas itong phone na to, pero panalo pa rin hanggang ngayon. Kahit luma na yung chipset at hindi ko maire-recommend sa mga demanding games, may ibubuga pa rin talaga ang Snapdragon 778G at sasapat na for most people. Maganda yung display, pasado yung speakers for the price, may good battery life and fast charging, manipis at magaan, tapos may good camera performance din with 4K video recording na meron na ring EIS. At ang pinakamaganda pa, binababa nila to ng around 13,000 pesos kapag naka-sale. At sa presyong yun, for sure, wala ka nang maireklamo dito. Best under 15K naman tayo at sa ganitong presyo, asahan nyo na ang Infinix at ang Tecno. So ang best under 15K para sa akin ay ang Infinix 030 5G. Now, kung babalikan natin yung full review ko sa phone na to, malalaman nyo kaagad na hindi to perfecto. Actually, may nag-comment pa nga na sinisiraan ko daw yung phone, ang yabang-yabang ko daw. At well, siguro dahil medyo naging mahigpit ako sa pag-review nun noon, pero sinabi ko pa rin naman na sulit yon. Kahit hanggang ngayon, 14,999 pesos ang SRP at with vouchers, umabot lang to ng 11,999 nung launch. At sobrang swerte nang nakakuha nito sa 12K na price. Kasi mantakin mo naka 120Hz curved AMOLED na yung display natin at maganda rin yung mismong picture quality. Sa performance, naka MediaTek Dimensity 8020 na, tapos sobrang laki pa ng RAM at storage, 12256. Over 700,000 din yung AnTuTu benchmark score. So hindi ka rin makukulangan sa performance unless super hardcore gamer ka. Sobrang premium din ang datingan dahil nga sa curved screen at magandang back panel. May official IP rating na rin at Gorilla Glass protection. Matagal malobat nung ginawa kong daily driver, mabilis mag-charge at maganda yung camera performance para sa price, lalo na't hanggang 4K video recording na rin yung kaya ng front-facing camera. Ito lang yung phone na nakakagawa niyan under 15K. May mga cons pa rin like posibleng uminit yung chipset sa mga demanding games, walang stabilization sa 4K video recording, so kailangan natin ng gimbal, tapos yung iba naman minor cons na lang. So check nyo na lang din yung review ko para sa mas detalyadong video. Okay, so best under 10K na tayo at hindi ko pa nagagawa ng video itong phone na to, pero na-test ko na at gagawan ko na rin ng video soon, kaya abangan nyo itong Infinix 030 4G. 9,999 pesos ang SRP at kapag naka-promo, makukuha na lang natin to for around 8,000 pesos plus. Nabili ko yung sa akin for around 8,999, so antay-antay na lang din ng promo sa 12-12. Pero ano nga bang meron sa phone na to? Well, tulad sa 5G version, meron din tong 120Hz curved AMOLED display. Under 10K. Dual speakers, good battery life, 45W fast charging na rin. Abangan nyo na lang din yung full review ko dito dahil yun na yung next video ko. Okay, so singit lang ulit natin yung dalawa pang special awards bago natin pag-usapan yung best under 8K pababa. Best design para sa akin ng 2023 ang nating phone 2. Of course, may kanya-kanya tayong trip sa design ng phone, pero kung gusto mo ng kakaiba, medyo gimmicky pero medyo functional din naman, panalo sa akin ang nating phone 2 with its glyph interface. Next, meron naman tayong gulantang award. I know, ang corny, pero nagulantang talaga ako dito. Tecno Phantom V Flip. Ito yung pinakamurang flip phone sa market natin ngayon. At kung gusto mong ma-experience ang foldable phone sa mas mababang halaga, eto na yon. 29,999 pesos ang SRP. So wala pa sa kalahati ng mga flagship flips ngayon like the Samsung Galaxy Z Flip 5 and the Oppo Find N3 Flip. Pero kahit na ganun, meron tayong good enough specs for our day-to-day tasks, decent camera and decent battery life, solid experience overall. Concern ko lang talaga yung durability kasi nga, yes, maraming test na ginawa ang Tecno dito. At syempre, mas maganda na rin yung gawa ng folding screens ngayon. But since ito yung unang beses na gumawa ng flip phone ang Tecno, para sa akin, mas safe pa rin kung yung next flip phone na lang nila ang kukunin natin. After nating makita na wala talagang issues sa ganitong klase ng phones nila. Okay, so best under 8K naman para sa akin this year.
ang Tecno POVA 5. Actually, maraming nagtatanong sa akin kung anong mas maganda, POVA 5 or Infinix Note 30 4G. At same specs lang naman talaga yung dalawa. Ang pinagkaiba lang, may bypass charging yung Note 30 4G, pero 6,000 mAh battery naman ang panlaban nitong Tecno POVA 5. So, depende yan sa preference nyo, pero kung ako, POVA 5 ang pipiliin ko kasi mas gusto ko yung mas malaking battery at hindi ko rin gawaing maglaro habang naka-charge, so hindi ko rin mapapakinabangan yung bypass charging. Again, nasa description yung link ng review ko para sa dalawang phones na to. At para naman sa best under 5,000 pesos, panalo sa akin dyan ang Itel S23 4G. 3,999 pesos lang ang SRP nito sa lowest variant. So kung sasamahan pa ng vouchers, eh libre na lang. Joke lang. Sobrang affordable ng phone na to, pero decent specs na rin talaga yung ibibigay sa atin ng Itel. Yung performance, good enough na for social media. Tapos, saan ka naman makakakita ng less than 5K na phone, tapos naka 8 gigs na RAM at naka 256 gigs na internal storage. Naka 90Hz display pa nga. Yun nga lang, syempre, expect natin na hindi kagandahan yung camera, yung speakers, tsaka hindi rin ganun kaliwanag yung display. Okay, so kumpleto na natin ang best under 30K pababa. Nailatag ko na rin yung mga special awards maliban sa isa. At eto na, ang napili naming pinakasulit na phone ngayong 2023, sorry pero hindi talaga pwedeng isa lang, POCO F5 and Infinix 030 5G. Napag-usapan na natin kanina itong mga phones na to, pero gusto ko lang i-explain kung bakit hindi ako makapili ng isa sa dalawang to. POCO F5 ang pinakasulit pagdating sa online shopping. Sobrang ganda ng mga sale at promo nila at sobrang sulit talaga pag nakuha mo to ng around 17,000 pesos. Ngayon, kung ayaw mong bumili online at sa mga physical stores mo talaga gustong bumili, eh bihirang-bihira kasing mag-sale sa mga malls. At usually, SRP talaga ang bigayan. At kung SRP or original price lang din naman ang usapan, panalong-panalo sa akin dyan ang Infinix 030 5G para sa presyong 14,999 pesos. At gusto ko nga rin palang ihabol at idagdag dito yung Tecno Camon 20 Pro 5G. Actually, ito yung tinagurian kong sulit phone ng taon nung mid-year July 2023. Sobrang sulit niyan. Yun nga lang, lagi na kasi yung out of stock ngayon. At ang pinalit nila ay yung Tecno Camon 20S Pro 5G. Almost same lang naman at panalong phone din. Mas mura pa nga ng konti. At meron din akong full review para dyan. Nakaka-upload ko lang din, so check nyo na lang yun para sa mga pros and cons. So yun, yun na lahat ng mga phones na may re-recommend ko sa inyo. Next year, dadamihan pa natin yung mga i-re-review and hopefully makover na rin natin yung mga flagships. Sa ngayon kasi, iPhone 15 Pro lang yung high-end flagship na nakuha ko. So hindi na rin ako gumawa ng Best Flagship Phone Award. Unfair kasi hindi ko naman nasubukan yung mga flagships ng ibang brands. At again, iniimbitahan ko ulit kayong mag-subscribe. Promise, mas gagalingan pa namin, mas dadamihan pa namin yung videos. At syempre, babawi rin kami sa suportang binibigay nyo. Kaya para makasali sa pamigay natin sa Pasko, i-comment nyo lang dyan sa baba kung ano yung pinakasulit na phone para sa inyo. Ngayong 2023, so 2023 phone models lang. At i-comment nyo na rin yung phone na gamit mo ngayon. Again, tatlong phones ang ipapamigay natin, POCO C65, Tecno Camon 20S Pro, at ang ikatlong phone ay itong Infinix 030 4G. Pipili kami ng mananalo sa December 23, 6 PM, live dito sa YouTube. So mark your calendars na. Kwentuhan na rin tayo doon. Good luck, kita kits, at from the bottom of my heart, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa Hardware Voyage. Peace!